Alright, so guys, welcome to our vlog. So this day, napag-isipan natin na gagawa na lang pala tayo noong fish scooper. Kasi dumating na guys yung guppy natin. So kailangan natin ng stem at syempre yung round na yan. Ito gagawin natin dyan. Puputo lang tayo ng manipis na manipis dyan. Lalagariin natin yan. Pero nagbago isip ko, ito na lang pala para mas mabilis, iinitan natin yung kutsilyo, tapos ayan lang, ipipress lang natin dyan, dahan-dahan lang, ayan. Sunod-sunod lang yan, paikot guys, para mas mabilis, kasi kapag lagare, medyo mahirap, kailangan pa ng puwersa, no ano, maikli lang yan. So, ito na yung ginawa natin, ayan, ganyan lang yan. Mag-ingat lang kayo sa paggamit yan, kailangan malamig yung hawakan ninyo, syempre, okay? Nung naputol na nga natin guys, syempre eto na kinalabasan, alright? So medyo may kalakihan nga pala to, hindi nga pala. Pero may size din naman ito na nakita ko sa Shopee na ganyan-ganyan lang din. Okay, so lilinisin lang natin, kikinisin natin yung gilid syempre para hindi siya matalim. Ayan, medyo kikis-kis lang natin sa sandpaper syempre para makita natin at ma-achieve natin guys yung pinakamanipis na rim na gagamitin natin ngayong ito sa video na to, alright? Pag nalinisan natin niya, linisin lang ulit natin. Ayan, ganyan lang. Alright, so guys, eto na. Naglalagay na tayo noong zip tie lock doon sa may loob, guys, noong ating tube na manipis. At lalagyan nga pala natin yan, syempre, ng pandikit, alright? Syempre, kinuha na natin yan. Pinalibutan na natin yan ng tali. Ang ginawa nga pala natin sa tali, or ginamit natin tali, guys, is sinulid, alright? Kasi ganyan nakikita ko ginagawa noon mga hapon, alright? So, gagawin natin yan. At eto na nga kinalabasan, guys. Ayan, kita nyo naman. Guys, mas matibay kapag ganito yung ginawa ninyo. Ayan, alright. So, meron na tayong rim. Tapos, syempre, yung plastic tie. Ito, ayan. Pangkol lang natin dyan sa loob para mailagay natin siya roon sa may ano natin, sa may stick natin o sa may tube natin, ayan. Syempre adhesive guys, dagdag kol lang yung pampatibay dyan sa ating tali. Kasi sinulid niya lang yan. Pero pwedeng-pwede nyong gawin din yan. Pero kung may pambili kayo, bumili na lang kayo. At para tumibay nga pala, babalutan natin yan syempre ng sinulid, okay? Pag nabalutan na natin ang sinulid dyan guys, lalagyan natin ang adhesive yan. Yung ginamit ko nga pala adhesive guys is yung oily glue na nabibili rin sa Shopee, sa Lazada or sa TikTok shop, okay? Pero yung fume nun o yung amoy nun guys o yung chemical nun, kuha natin, sasabunin natin siya tapos ikukuha natin doon sa mainit na tubig para matanggal talaga yung mga chemical na ginamit natin doon sa pandikit. Okay? Yung chemical na pandikit na ginamit natin, yung pala. Okay, so iikot lang natin yung sinulid dyan para pampadagdag reinforce. Okay? Tapos mamaya lalagyan din natin ulit dyan ng glue. Okay, so eto na nga yung kinalabasan niya. Lalagyan natin ng glue para ma-reinforce at syempre para mas matibay yung gagawin natin na pangtakal or ano ba tawag dito, basta yung fishnet na maliit na yan, tapos yung kwan lang siya, ayan, ganyan lang, yung pangkuha ng isda, yung maliit na isda, yan yun. At syempre para mas matibay guys, lalagyan din natin yung kabila, baligtaran din yan, pang reinforce lang yan, at syempre para hindi madaling masira yung ating gagawin na pang scoop ng isda. Okay, tapos papatuyuin lang natin yan, tapos itutuloy na natin dito. Okay, so kumuha na tayo ng kulambo. Ito guys, yung kulambo na ano, na tela, hindi yan yung plastic. Pero kung ano yung meron sa inyo, kung yung kulambo na plastic ay meron kayo, pwede nyo rin gamitin naman yun guys, basta tawag dito, pinong-pino, alright? So kasi ito, pwede rin tong pang ano ng mga dap niya, ganyan, mga pangkuha ng mga baby brine shrimp, ganyan. Pero ang ginawa natin dito is apat na layer ng kulambo na manipis talaga at talagang maliliit yung butas. So ang ginawa muna natin, nilatag natin ganyan yung kulambo at syempre lalagyan ulit natin yung adhesive para kapag tinahi natin, hindi siya yung tawag dito, mawawala sa kanyang lugar. Okay, so baligtaran nga pala natin, dinikitan yan at papatuyuin lang natin. At pag natuyo na guys yung adhesive natin o yung pandikit natin, eto na yung time na tayo ay magtatahi. So sa pagtatahi naman guys, kailangan nyo lang syempre na parang ano tawag dito, yung doblehin nyo lang yung sinulid para matibay siya. Okay, at magkuha na kayo ng medyo mahaba-habang sinulid para mamaya hindi kayo bitinin or kulangin doon habang tinatahi nyo na yan doon sa may rim. Okay, so eto na nga, tatahiin na natin yung rim pero unahin muna natin na ibuhol doon sa stem yung mismong sinulid natin para hindi siya matanggal.
Okay, so ibubuhol lang natin yan dyan. At syempre, pag naibuhol natin yan, lalagyan ulit natin, syempre, ng pampatibay. Syempre, didikitan ulit natin yan ng oily glue. At syempre, para hindi kayo mahirapan guys, sa pagtatahe, tanggalin nyo na yung mga sobra. Gupitin nyo na, paikot. At syempre, ang matitira na lang dyan is konti, okay lang naman yon. So, isama nyo na yon sa pagtatahinin nyo. Okay, so paikot, tatanggalin lang natin yung mga sobra. Ayan. Kung may paggagamito pa kayo niya, sobra na yan, itabi ninyo. Pero kung wala na, tapon nyo na lang. Okay, so ayan. Gupitin natin yan para syempre madalian na tayo dun sa ating pagtatahi mamaya. At pag natanggal nyo na nga yung mga nasa gilid guys, itahi nyo na yan, parang running stitch lang, ikot-ikot lang dyan guys yung sinulid. Tapos kusa naman ng sasama yung mga tira ng mga na kulambo na galing doon sa pinaggupitan ninyo. Kusa na yan na sasama doon. Alright, dire-diretso lang sa pagtatahi hanggang doon sa matapos ninyo doon sa kabilang dulo. Medyo nakakainip lang to, pero syempre kapag naman natapos na ninyo, eh success naman kayo dyan. At syempre nakatipid kayo, magkano rin yan sa mga pet shop, mga nasa 40 yata yung mga ganyan na pang scoop ng maliliit na isda. Alright, marami kong pipilian eh. Kasi pipili kami ng art namin. And impressionism o kaya expressionism. Yung impressionism yung ano, yung parang review. Kasi expressionism parang ano yung... Wala, yung parang pipil mo. Habang magpipenta. Wala, yun eh. Tao. Eh diba yung ano, yung impressionism yung sabiw mo? Ganito. Di ba yun yung impressionism? Tapos ganito yung sa expressionism. Di ba, buwan-buwan eh. Yung impressionism yung pa. Mara pa nga. Pero yung nabiyo sa akin, bakit yung sabiw? Ano ba gawin? Brilliant. Hindi nabiyo kami. Brilliant. Yung Starry Nights niya, yun impressionism. Starry Nights. Starry Nights, yun impressionism. Tapos yung pagdalo niya, yung gano'n lang, pinutin na kanilang, hindi yung diretso lang, hindi yung nagan. Yung light line na, kaya ang lutong mo. Yung light line na, kaya ang lutong mo. Dito ka reklamo si Oshin. Siyempre, pag natapos din nyo guys, tahiin yan. Siyempre, itatali nyo na yan doon sa may kanyang stem at talagyan nyo na lang ng oily glue para siyempre matibay siya kahit hindi nyo na ibuhol yan. At siyempre, uulitin nyo ulit doon sa may rim na lagyan ng oily glue yung mismong net para siyempre talagang dagdag pampatibay din niya baligtaran. At pagkatapos yan, papatuyuin nyo na lang at hugasan nyo na lang siyempre guys yung inyong finished product. Hugasan nyo sa mainit na tubig para matanggal yung fume o yung chemical ng oily glue. Alright, so yun lang guys, bye bye.